Hi friends! Welcome back to my mini vlog. Or vlog na lang kasi feeling ko magiging mahaba ito. Kaya hindi siya magiging mini. So for today's video, ako nga po ay na-inspired na mag-makeup for today's video. And itong makeup na ito ay makakatulong sa inyo kasi nga malapit na magkaroon ng Halloween. So kung may mga Halloween party po kayo ay makakatulong ito. At ang peg na gagawin ko po for today is yung mga makeup ng 1940s. Kumbaga, yun yung mga makeup na meron doon sa Pulang Araw. Kung nanonood po kayo ng series, TV series na yan. Tara, samahan niyo po ako. So, una po, maglalagay po muna tayo nitong primer, no? Sa ating mukha. Konti lang po yung gagamitin natin. Kasi nga po, ito po ay... Sorry, gamihan ko. Yan, lalagyan din natin yan dito. Yung mga singit-singit po natin dito. Yun. So, dahil hindi ako masyadong nasanay doon sa brush, gusto ko siyang ipahit pa sa mukha natin. Yan. Hindi talaga pantay yung kulay. Mas maganda kung minamassage-massage natin siya para pumasok siya doon sa kaloob-looban ng mga pores natin. So, after nyo, maglalagay ako din naman ng primer para sa mata. Dito sa palukat. Yan. Pinakamay ko na lang din kasi. Mahilig tayo sa kamay. So, para sa eyeshadow natin, gagamit lang po tayo nito kasi ang mga makeup noong 1940s ay hindi naman siya hard, hindi naman siya sobrang makapal. So, manipis lang siya. So, hindi na yun ako nag-ahit ang kilay ko kasi kaka-ahit ko lang noong Sunday. Kunting brown. Ayan. Kunting brown. Kunting brown. Kunting brown. Ayan. Kaya, tignan mo ng sample. So, ng kulay niya. So, ito pa yung mga ibang colors. Ayan. Ito po ay Morphe. I don't know the pronunciation. Ayan. So, dito lang ako usually kumukuha ng mga colors. So, dahil parang kung mapapansin ninyo, sobrang brown lang siya dito. Kailangan natin ng konting parang mapula or mapink. Kaya kuha tayo ito ng kulay na to. Ayan. Tapos ilalagay lang natin dito. Ipapatok lang natin siya. Ayan. Parang nagkaroon na siya ng konting dimension mo. Ayan. So, sobrang light lang talaga. Kasi yung mga 1940s, more on dark lipstick sila. Usually red. So, ayan na. Dalawa na silang merong eyeshadow. Ayan po. So, same color lang din yung ginamit ko kanina. So, para sa akin, the best din talaga itong brand na ito kasi napaka-pigmented na, rin siya. Tapos, i-dadalhin natin siya doon or itutuktuhan natin siya doon. The more mahaba, the more na maganda. Tapos, ipilin natin dito. Ayan. Ayan. So, para mas maliwati ka siya, patatungan ko pa siya nito. Ayan. Ayan. So, ayan. Meron na silang dalawa. So, doon naman tayo sa kilay. So, ito pa rin po yung gagamitin ko, yung pinakamanipis din, na pakaibaw. So, ano sinuunang panahon naman, hindi naman busi-busi tayo dati. Ayan. Parang one line pa nga yun, tsaka mahaba yung ano. Panipisan ba? O, diba? Pablakan pa. Pero syempre, uy, naputol! Ayan. Ayusin lang natin ang bahagi, ah. Applyin natin yun ng konti. Dapat hindi naman sobrang strong yung pagkaka-drawing natin. Oh! Hiroshi, ha? To, pak! Ganyan na po yung ating kilay ngayon. So, kinilap ko lang pong isa, tapos naglagay lang ako dyan ng... Ito ulit, yung favorite ko, yung follicle. Yun. Focalure pala, ano ba yan? Ayan, so dadako na po tayo sa paglagay natin ng foundation. So mga friends, ang ginagamit ko po na foundation para sa aking mukha ay ito pong Clinique. Siguro mga pangalawang bili ko na ito kasi yung unang niregalo sa akin ng mama ko ng ganito na ubos na. And ito lang yung bukod tangi na gusto ng mukha ko. Tumukha ko itong arte-arte. Ayan. So dahil medyo maharlika siya, konti lang talaga yung gagamitin natin. So ganito lang muna kakonti. Ayan kung makikita ninyo. Manipis lang naman. Ayan. So syempre dadagdagan naman natin yan. Alam nyo, napakaganda talaga nitong brand na to. No wonder kung bakit. Mahal. Ayan. Tapos kapag meron sa buong mukha natin, gagamit naman tayo itong brush para i-spread natin siya. Kita nyo ba yan? Oh. Hindi pa natin lahat na ilalagay. Eh, ganyan na. Ang mukha natin. Sobrang light lang po ilalagay natin. Kasi ito po ay lalagso ko lang konti. Char. Yeah.
Gusto ko pa talaga itong brush na to. Nauso to dati eh. Uso na ngayon yung mga brush din naman na iba. Pero para sa akin, ito pa rin talaga yung fit ko. Ayan. Ayan. Kasi nitsinita na natin mga forehead. Dapat meron din siya. Yun. Para sa contour at saka yung sa highlight, ito po yung gagamitin natin na Wet n Wild. Ayan. So, ito, lalagay natin yan dito sa baba. Hindi na muna ako maglalagay ng concealer. Pwede kayo maglagay kung gusto ninyo. Kasi for me, itong highlight is pwede na para sa akin. Ayan. Ito. Tapos dito yan sa forehead din natin. Tapos yung sa ilong naman natin, gagamitan naman natin siya ng balire. Kukontour natin ilong natin para tumangos ng bahag yan. Char. Tapos okay, yan na natin yan. Masikling bagay na makatulog para tumakas ang konti ang ating ilong. Yun, tapos talaga naman natin ng highlights. Ito po itong white. Tumakas na talaga ng konti ang ating ilong. Yeah, tapos yung bagay tayo doon sa contour, talaga naman natin yung ating side. Dito po, yeah, from taas ng ear, pababa na ating cheekbone. Yeah. Yeah. Siyempre kayo naman makukontrol niya kung gaano kapag gusto niya. Tapos, for blush on naman, ito naman ang gagawin. Nitin ko yung Careline. Same din. Pa-up dito. Bababa yan. Depende naman yan sa'yo kung anong trip mo. So, dahil ako minsan gusto ko lang pa-circulation or up and down, ang gagamitin ko or gagawin ko para sa paglagay ng blush ko. Sa nakalimutan ko, maglalagay din tayo ng eyeliner dito po. Yan. Ayan ka. Yung iba pa nga nasa labas. Tapos yung sa taas naman, nalagay din natin ako. Ayan. Ganyan. Wow. Ang itim. Diba ganyan pagkita tumiput? Tapos ka. Oh, sino ka dyan? Ito lang natin ang bagay. Ilong natin. Tapos ito naman sa pinkish na red. Ayan. Matingkad yung red nito dati. Ewan ko na lang kayo. Bango-bango pa rin ito. So, my char! Wow! Ang ganda ko! Char. I-care ko lang po yung aking pilit mata, tapos okay na tayo. Sa hair naman tayo. So, ito muna yung gagamitin ko sa harap kasi kailangan maset muna natin siya. So, for me, ganito lang po yung gagawin natin. Painitan na pahapyawan natin ng init, tapos i-roll po natin ng ganito. Yeah. Maganda po kung ganyang klaseng pag-ikot ang gagawin natin para po makuha natin yung gusto natin. Tsaka dapat paloob siyang ganyan. So, ayan po. Medyo binabad ko siya ng konti dyan. So, dapat ganyan yung basa. Ayan. Dapat medyo ganyan yung magiging itsura niya. Tapos, medyo binaba ko muna kasi masyari siya mainit. Tapos, iro-roll nyo lang po siya ng ganyan. Ayan. Tapos, ibababipin po natin siya. Ganyan. Inuna ko, dapat unahin ko talaga ang buhok ko. Kaso nga lang basa pa siya kaya ganyan. Ayan. So, ginagamit ko yung bibig ko kasi buhok ko naman to. So, ganito na yung nangyari sa akin sa kabilang gilid. Dito naman tayo sa kabila. Oh, actually, parang pwede na nga ito eh. Ganyan na po yung maging itsura niya. So, ito na nga. Nakulit ko na nga yung mga iba ko pang buhok. So, ganyan lang muna siya pansamantala. So, niroll ko lang din po siya ng ganyan. So, tatanggalin na natin ito. Tapos, aayusin na natin siya. So, dahil naset natin siya ng maayos dito sa harapan. So, ganyan po yung magiging roll ng ating curl. So, kung mapapasinin nyo, nandito na ito. Ayan siya, oh. Yung pinaka parang wave na ganyan. Ayan. Kung gusto nyo taasan, ayan. Pwede nyo po siyang taasan.
So ito po yung look natin pagkatapos natin natanggal po yung ano, yung naset natin. Ayan, parang na-volumize pa yung ating Herla look. Ganyan. Ayan. So kapag ka na i-adjust nyo ng maayos o parang ipin nyo siya ng maayos, na-set nyo siya ng ganyan, magpa-follow na po yung hair ninyo ng ganito. Tapos pwede nyo na po siyang lagyan ng spray net. Ayan. Tapos gagawin naman po natin yung isa pang look, no, ng kanilang buko na ganito siya. Kukuha tayo ng ganito. Yan. Tapos iro-roll po natin siya. Akyat. Kapal kasi ng hair ko. Hindi man ito, pag medyo makit pa. Yan. Tapos iro-roll po natin siya ng ganyan. Lansyahin pa natin. Ganyan. Saka. Saka. Ganyan. At ganoon din po yung sa kabila. Kukuha lang tayo ng paganyan. Ayan. Tapos iakyat po natin. Tapos i-roll po natin. Ganyan rin. Ayan. Tapos ganyan din. Ganyan. I-secure lang po natin ang bobby pin. Medyo makapal kasi yung hair ko kaya parang mahirapan siya na i-secure. Basta masi-secure natin yan. Oopsie. Kalang. Wait lang. Ayan, ganyan. Iyan pa natin siya. I-roll yung pa. Ganyan. Baba natin ang konti. Ito, hindi naman sobrang baba. Ganyan lang. Ganyan. So, suklayan lang natin po ng bahagya. Ayan. Tapos, ito rin. Ayan. Tapos, sadali. Tapos, para lang medyo hindi natin maano itong mga, ayan, mga makukulit, matitigas ang, may sariling buhay natin mga buhok. Iganyan natin siya. Ayan. Ayan. Oh, di, dalawang hairstyle na itong tinuro ko sa inyo, ah. So, ito na nga po, ayan, ang pangalawang hairstyle po, ano, na 1940s. Usually, basta parang may donut yan dyan, ganyan. Or parang may tornado. Ayan, so ito po yung ating finished product ko. Ito po ay Pulang Araw Inspired. So, I hope po na nagustuhan po ninyo at may natutunan po kayo. At pwedeng-pwede nyo po itong magamit. Kung gusto nyo magsimba ng ganire, o why not? Kung gusto nyo po na umaten ng Halloween party ninyo na ganito ang peg, why not? So, thank you very much po for watching. Bali, isa pa po ano, pwede nyo pa po pala ito itaas. Yan. Pwede nyo lang po siyang i-donut ng ganyan para ma-achieve naman yung ganitong look natin. Siyempre, lagyan natin ng konti ng buhok dito. Okay. Dinonut ko lang yan, ah, mga friends. Ganyan. Ah, diba pak? Ganun! Oh. Teresita! Sino nagsabing lumayas ka? Ganun! So thank you very much for watching po. Bye-bye. Have a great good night. Mwah.